sorry, it's DJ. Hi, good morning guys! Nandito na naman ako sa inyong harapan upang i-share sa inyo kung paano ba mag-harvest ng kape sa manual na pamamaraan. So, bago ang lahat guys, paki-like, share, subscribe, and click the bell button upang updated kayo sa lahat ng aking mga videos. Sa pag-akyat po natin ng puno ng kape, kailangan i-check muna natin kung wala bang mga insekto ang nasa itaas. Tingnan natin ng maigi kung wala bang kinig, kumuan. Kasi masakit yun pag nakagat ka, at namamaga ang iyong katawan pag nakagat ka ng insekto na ganun. So, habang nasa itaas na tayo ng kape, kailangan po na humawak tayo ng maigi. Hawakan natin yung tanga ng kape ng mahigpit. At saka piliin din natin yung buhay. Huwag tayong hahawak sa patay na sanga ng kape kasi may tendency na mabali ito at mahulog po tayo. Simulan na natin guys! Go, let's guys! Akyat na tayo sa puno ng kape. Pero may hagdanan tayo na gagamitin. Ring light ang ginahimo na akong stand. Hanggang sa taas ng puno ng kape, dala-dala ko ang ring light. Ang empty galon, itatali natin dito sa sanga ng kape upang hindi tayo mabigatan. Huwag nating ilagay sa ating leeg kasi mabigat, masakit sa leeg pag na itong tali na to ilalagay natin sa leeg. So, mas mainam at mas magaan pag na itali natin dito sa sanga ng kape ang ating lalagyan. Ang pagtanggal ng kape galing sa sanga ay paganito. I-twist natin ang bunga ng kape. Paganito, twist. So, tanggal na. Kung napapansin nyo, may mga green pa ito. Okay na ito kasi may mas marami na ang pula kaysa green. Pwede na siyang tanggalin, pwede na siyang harvestin. Pagkatapos, ilagay natin siya sa lalagyan natin na empty galon ito. Diyan ang lalagyan. Twist naman tayo uli. Ito. Hindi maiwasan, may mga malalaglag na kape pagtanggal natin mula sa sanga. So, pupulutin naman natin kasi nga sayang. Sorry, it's DJ. Harvest ang kape sa itaas. At ngayon naman, pupulutin ko itong mga nalaglag na kape. Kasi naman, sayang kapag hayaan ko lang ito dito sa lupa na nagkakalat-kalat yung kape. Maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. Nag-like, nag-share, at nag-comment. Maraming salamat din po sa mga nag-subscribe. Hanggang sa muli! You